kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tulin. Hindi mo kaya ipag-ipagkat matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa nilabas na video nitong si Boss Bullet patungkol kay Mr. Mainit Kenjan. Last time po ay gumawa tayo ng video, nag-react tayo doon sa live video ni Mr. Mainit kung saan siya po ay nagalit dito kay Boss Bullet. At hindi niya, alam yun, hindi niya daw kayang makita ang kanyang kaibigan na si Kiko Matos na masampal lang. Alam yun, kasi nga naman kaibigan niya yun. At masampal na dati si Kiko Matos nitong si Rendon Labrador ng motivational slap. Pagkatapos, nasampal uli siya ni Boss Bullet. At sinabi rin mga kabakal itong si Kenjan na dapat daw ay hindi nag-aangas itong si Boss Bullet dahil siya ay dayo lang. Kasi galing po siya sa Kuwait. Yun yung sabi niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Kenjan doon. Ngayon naman po ay naglabas ng reaction itong si Boss Bullet. At sinabi niya na walang ka-hype-hype daw itong tao na to. At hindi naman daw siya dapat maglalabas ng reaction video. Pero syempre ginawa na rin niya nang pansin si Kenjan. At tinawag niya mga kabakal na basang sisiw or parang sisiw si Kenjan. Kasi nga naman ang kulay ng buhok ni Kenjan ay kulay pink nung ginawa niya yung kanyang video. So para tuloy naalala ko yung foreign singer na si Pink. Kilala niyo ba yun? So Pink. Minsan pink din yung kanyang ano eh, yung buhok niya. At ayun nga daw. Alam niyo, hindi daw maseryoso ni Boss Bullet itong si Kenjan. Dahil unang-una, pink daw ang kanyang buhok at dancer pa siya. So mga kabakal, isi-share ko sa inyo yung clip ng video kung saan nag-react si Boss Bullet dito kay Kenjan, Mr. Mainit. At kung gusto nyo mapanood ang full video, pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel, Boss Bullet ang Bumangga. Diba? So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Ako, diba? Hindi ako nang gagago, hindi ako nananakit. YouTube yung pinapanood ni Boss Bullet? Not unless kailangan kong best back or gumante or tumayo, itayo ko yung pagkatao ko. O eto mga boss, hindi ko napapatagalin kasi wala naman palang kakuwenta-kuwenta yung sinasabi. Kasi ang narinig ko, tsaka yung mga nagsisend sa akin ng messages, no? Na hinahamon daw ako nito. Dahil gusto nga raw yatang ibawi o ipagtanggol si Kiko Matos. Sa mga pinagsasabi nito, wala akong mapapala rin ito mga boss. Dahil bukod sa laos na to, ang alam nito pagsasayaw, no? Eh nung nandito at mo nakasuot pa ng ano, nakasuot pa ng papapansin lang to. Ha? Ito legit to mga boss, nagpapapansin lang to. Kasi nakasuot ng Battle of the Tolonges eh. 'Di ba? Eh doon sa kabila, yung Battle of the Tolonges, puta pinatay na ni Boss Bullet yung hype doon, wala na. Giniba ni Boss Bullet 'yon, nakita niyo, hindi wala nang nagre-reaction sa kanila. Wala nang pumapansin sa kanila. Putang ina, sabi ko sa inyo eh, huwag niyo babanggain si Boss Bullet ang Bumangga, 'di ba? Yung Battle of the Tolonges niyo, game over na mga boss, putang ina. Legit 'yan. Ito ngayon nakasuot ng ano, ayan oh. So nung nakita ko yung video na yan, sabi ko ano ba naman na to? Ano? Pasampal na naman si Kiko Matos. Nakasuot ng Battle of the Tolonges, di ba? So, ang ginagawa na to, ang ginagawa na ito kasi parang binasura yata ito ng Battle of the Tolonges eh. Siguro kinausap to para gumawa ng hype. Sumakay sa hype ni Boss Bullet ang Bumangga, di ba? Eh nakita nyo naman ang ginawa ni Boss Bullet ang Bumangga, di ba sa URCC? Putang ina. URCC ang pinag-uusapan ng lahat ngayon, ha? Dahil yan kay Boss Bullet ang gumagagi ba sa entire team ng Mandirigma. Putang ina. Legit yan. Kaya itong si Kiko Matos, nagkasabi to na sa kanya sumasakay sa hype. No? Dahil nasa kanya yung hype. Bugok. Walang maniniwala sa'yo. Dahil bago ko palang ginawa to, ha, sumasakay ka na. Nakikiride on ka na. Dahil alam mo na na kay Boss Bullet ang gumagagi ba ang legit na hype. Tapos eto, nakakuha ka pa ng ano, tagapagtanggol. Eh, tagapagtanggol mo mukhang sisiw. Ha? Baka pagka nahawakan ko to, eh, pilipitin ko lang yung liig nitong sisiw na to. Ha? Kaya huwag kang nagtatawag ng mga ganito. Magtawag kayo mga legit. Hindi yung mga ganitong parang, utang na eh, katulad mo lang Tolonges to eh. Itsura pa lang, nakita mo naman. Mr. Mainit. Eh, putang na, nakita mo yung buhok ko. Buhok ng sisiw. Dapat to, Mr. Sisiw, putang na. So, yan mga boss, ha? Eh, yung sinasabi ko, lahat ngayon sila, rumaride on sa URCC. Bumaride on sa hype ni Boss Bullet ang Bumanggagi ba? Dahil nakita nila kung paano ginawa ni Boss Bullet ang Bumanggagi ba? Na i-hype at the lean to the highest level ang URCC Global. Putang na yan ang sinasabi ko. So yan mga boss, abangan nyo yung nalalapit namin pagbabangga. Sugar Ray Stroso, aka Baboy Damo. Ah,
aka URCC, World Heavyweight Fake Champion, ha? Kahit magsabay na nga sila ng ano eh, putang na itong coach niya, si Coach Badong, si Haring Tarsier. Yung sinasabi ko sa inyo, ha, legit yun, puntahan nyo ako sa Pampanga para magkaalam-alam tayo, para makapag-warm up tayo bago yung laban, putang ina. So yan mga boss, maraming salamat nga pala higit sa lahat sa mga orders ng ating merchandise, ha? Sa mga order pa, alam nyo na, PM lang kayo mga boss. Ipapaship na po natin yung mga orders nyo. Maraming salamat sa inyo. Gagawa ako ng videos pag ipapaship na para sa lahat ng orders, sa lahat ng isa-shoutout natin. Para sa inyo lang yung vlog na yun, mga boss. Maraming salamat sa inyo. Nag-iisang mandrig mga boss bullet. Ang bumangga, diba? Alright. Honestly mga kabakal, I do agree doon sa sinabi ni boss bullet na nasa kanya ngayon ang hype. Especially, wala pa tayong balita sa Battle of the YouTubers. Although, ang pagkakaalam ko, ngayong June ay mag-a-announce itong si Boss MG patungkol sa Battle of the YouTubers. At yes, dahil nga ang hype ay nasa URCC at na kay Boss Bullet at na kay Kiko Matos, Sugar Ray, etc. etc. So, syempre naman, yung mga vloggers, especially kaming mga reactionist. Although, ako ay si Captain Barbell, lumalaban din tayo, pero isa rin po ako reactionist. So, syempre naman, kailangan nating mabuhay, kailangan nating maging practical, kailangan nating sumama at alam yun, sumabay sa agos ng hype. So yan ang mga trabaho kasi ng mga reactionist. Kaya gusto ko mga kabakal na maging reactionist kasi kahit saan pwede ako mag-reactionist. Pwede sa URCC, pwede kay Boss Bullet, pwede sa Battle of the YouTubers, pwede kahit kanino. Di ba mga kabakal? At the same time mga kabakal, yun nga daw, ang sinabi niya dito kay Mr. Mainit ay hindi raw niya masiseryoso to dahil unang-una para daw walang dating, walang hype. Tapos ito pa raw yung tinawag ni Kiko Matos na kasama niya si Mr. Mainit. At ang pagkakaalam ko mga kabakal, ha, yung mga comment daw ng mga tao, at may nabasa rin akong comment sa aking comment section na alam yun, baka daw ang gawin ni Mr. Mainit kapag siya ay naandoon. Kunyari, di ba, sinasabi ni Mr. Mainit, wala raw siya nung time na yon. Dahil nung nasapok si Kiko Matos, wala raw siya nung time na yon. So ngayon ang kinocomment ng mga tao, kung naandoon daw si Mr. Mainit, yes, hindi maaaring hindi siya babanat. Pero hit and run daw ang mayayari katulad daw ng ginawa niya kay Rendon Lamador, hit and run. Yun yung mga comment ng mga tao. Kaya siguro kailangan nating makita pa yung angas nitong si Mr. Mate. Hindi lang basta yung reputasyon niya ngayon sa mga tao na, alam yun, sapok sabay takbo. Kasi as of now, yun yung reputation ngayon ni Mr. Mate. Kasi yun yung huling ginawa niya kay Rendon Labrador. Okay na yung nauna eh, nung biyato niya ng tao si Rendon Labrador. Kaso yung ginawa niya ang pagsapok kay Rendon Labrador at biglang takbo, yun yung tumatak sa utak ng mga manonood. At kaya kung makasali itong si Kenjan, especially sa 3 versus 3, nagkabas ako ng video, ang posibleng makasama ni Kiko Matos ay si Kenjan, at mataas din ang chance na isama nila itong si Eruption, kung papayag si Eruption. Kaya kung makakasali mga kabakal sa 3 versus 3 si Kenjan, kailangan niyang ipakita ang talagang palaban siya para magiba yung image niya. Well, kung ito naman ay 3 versus 3 at nasa loob ng cage, eh napakalit ng space para tumakbo ka, di ba mga kabakal? Kaya napakagandang makita kung meron nga bang ibubuga itong si Kenjan sa laban nila sa URCC. Kung isasali talaga ni Kiko Matos itong si Kenjan. Pero mataas ang chance mga kabakal kasi gusto nang isali ni Kiko Matos yan. Siyempre naman tulong din sa kanyang kaibigan na sa Mr. Mainit para mas lalong mag-hype at para mas lalong makilala. Di ba? Kung ikaw ay may kaibigan, tutulungan mo yan. At yun ang opinion mga kabakal, itong si Boss Bullet, na hindi niya raw masiseryoso, si Boss Bullet, si Kenjan mga kabakal. Unless alam siguro kung maglabas ng kakaibang trash talk itong si Kenjan against kay Boss Bullet. Kasi mga kabakal, si Boss Bullet hindi basta-basta ano yan eh, hindi basta-basta nakikipag-trash talkan doon sa mga taong hindi siya hinahamon. Pero doon sa mga taong humahamon sa kanya, yan. Doon siya talaga nakipag-trash talk. At the same time, may laban si Boss Bullet kay Sugar Ray. Kaya siguro, hindi mo siya makapag-focus sa ibang mga tao, kundi nag-focus siya kay Sugar Ray, the Mammoth mga kabakal. So ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Comment nyo down below para malaman natin at makarating kay Mr. Mainit at Boss Bullet. Hanggang sa muli, ang iyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po.
bayan, bayan, bayan.